Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamatul malaikatil abrar, ang mga anghel inshallah. At tatalakayin natin yung ugnayan ng mga anghel sa mga mananampalataya. So yung number 13, inshallah, yuqatiluna ma'al mu'minina wa yuthabbitunahum fi hurubihim. Ang mga anghel na pagtibay sa mga batayan na sila ay kasama ng mga mananampalataya. Halimbawa nga sa Badar, sa Hunain, at kasama sila doon sa labanan mismo. At pinatatag nila yung mga Muslim. Pinapatatag nila ang mga Muslim. So unang natukoy sa mga batayan, syempre nalalaman natin tungkol sa labanan sa Badar, ang kauna-unahang labanan sa pagitan ng Quraysh at ng mga Muslim. Nangyari ito sa Ramadan, ikalawang taon pagkatapos ng Hijra. Okay. Sa sinabi do sa Suratul Anfal, verse 9, chapter 8, verse 9, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُبِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Nang humingi daw ng tulong ang mga mananampalataya sa kanilang Panginoon, tumugon si Allah at sabi niya, tunay na ako ay tutulong sa inyo sa pamagitan ng 1,000 mga anghel na magkakasunod. Ibig sabihin nakalinya, nakapila. Murdif, ibig sabihin yung isa nasa likod ng isa pa. Yun ang ibig sabihin ng murdif. Halimbawa, magkaangkas sa camel, sa kabayo, yun, murdif din yung tawag doon. At doon sa Badar nga, ang mga anghel na pinadala doon ay 1,000, at nababanggit sa ibang mga hadith na kung sa mga tao ang pinakamainam ng mga sahaba, yung mga nakasali sa Badar, ang pinakamainam naman ng mga anghel ay yun din yung mga nakasali sa Badar. Alhamdulillah. Si isa pang aya sa Sura Ali Imran, chapter 3, verse 123 to 125. Walakad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adilla. Si Allah ay nagpatagumpay sa inyo sa Badar habang kayo ay mahina. So mahina talaga ang mga Muslim sa panahon na yun. 300 lang sila. At yung nga nabanggit ko, nababanggit sa mga aklat ng sira, dalawa lang yung kabayo nila. Dalawa lang. Maraming camel, pero iba pa rin ang kabayo sa labanan. Yun nga, sa mga hukbo nung unang panahon, inahati-hati nila yung mga sundalo nila sa infantry, yung mga naglalakad lang. Siyempre yung cavalry, yung nakakabayo. At doon sa mga nakakabayo, meron pang tinatawag na heavy cavalry. Yung naka-armor sila, at yung trabaho nila, kumbaga yung basagin yung linya ng mga kalaban. Yun yung pinamunuan ni Khalid bin Al-Walid do sa Uhud, yung cavalry ng Quraysh. Kaya napalibutan sila ng mga Quraysh do sa labanan sa Uhud. Pero sa mga Muslim do sa Badar, wala talaga, wala silang kabayo, dalawang piraso na kabayo. At sinabi ni Allah, karugtong nung aya, Fattakullaha la'allakum tashkurun. Katakutan ninyo si Allah upang kayo nawa ay magpasalamat sa Kanya. Na dito, iniugnay ni Allah na ang mananampalataya na may takot kay Allah, siya ay mananampalataya rin na mapagpasalamat kay Allah. Na magkaugnay ang takot ng tao sa pasasalamat
kay Allah. Kasi nga yung tao na may takot kay Allah, tuwing nang nakagawa siya ng mabuti, iniugnay niya na ito ay galing mula sa gabay ni Allah. Ito ay mula sa gabay ni Allah, kaya siya ay nagpapasalamat. Kaya siya ay nagpapasalamat. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. So sinabi ni Propeta Muhammad sa mga tao, sinabi niya sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa mga mananampalataya, hindi pa ba sapat sa inyo na si Allah ay magpapadala sa inyo ng 3,000 na mga anghel na ipapababa niya? So doon sa Surat Al-Anfal, 1,000. At doon sa Ali Imran, 3,000. Pero actually walang ano dito, walang contradiction. Kasi ito ay pawang declaration lamang. So sinabi ni Allah, magpapadala siya ng 1,000. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaring, kumbaga sa kahulugan nun, maaring magpapadala si Allah sa inyo ng 3,000 para lumakas ang loob ng mga Muslim, para hindi sila matakot sa kalaban. Okay? So ni hikma dito, kasi kung tutuusin, doon sa Suratul Anfal, yung 1,000 anghel, katumbas lang din ng bilang ng 1,000 kalaban ng Quraysh. Sa gera, sasabi nga doon sa ano, sa Art of War ni Sun Tzu. Alam niyo yun? Kilala niyo yun? Art of War. Kapag 2-1, dalawa yung doble yung dami ninyo kaysa sa kalaban, pwede kayong lumaban. Pero pag baligtad, wag na kayong magtangkapang lumaban. Huwag kayong magtangkapang lumaban. Liban na lang sa kung magaganda yung gamit nyo. Okay? So, halimbawa, kalaban nyo, 1,000, pana lang naman gamit nila. Kayo, 10 lang kayo, puro may baril. E di lumaban kayo kung ganun. Pero sa panahon na yun, na pareho yung armas nila, sa Badar, sa pinalakas ni Allah, yung loob ng mga mananampalataya, sa pagsasabi na darating ang 1,000 anghel, kasama nila na 300, so ibig sabihin, magiging mas marami na sila kaysa sa kalaban. At yun din naman sa Ali Imran, 3,000 na anghel. So parang galito kasi, kung halimbawang tayo yung nandun sa Badar, 300 tayo, kalaban natin 1,000. Iniisip natin, mas marami sila sa atin ng ilang ulit? 3 ulit, di ba? O mahigit pa. Huwag nyo nalagyan ng fraction. Mahigit sa 3 ulit. Ngayon, para lumakas yung loob ng mga Muslim, so sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaring si Allah ay magpapadala ng mga anghel na ang bilang nila ay 3 ulit din naman ng kalaban na Quraysh. So 1,000 yung Quraysh, so 3,000 ang ipapadala ni Allah. So lahat ng ito ay declaration. Hindi ito yung eksaktong bilang ng dumating sa Badar. Kasi kung tutuusin, kahit 1 anghel nga lang ipadala dun ni Allah. Diba? Sipain ni Jibril alayhis salam yung Quraysh. Di patay lahat yun. So ito, kumbaga, ano lang ito? Declaration ito ni Allah. Pero syempre naroon ang mga anghel. So karugtong, bala intasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawimin. So ito nga, ito yung dalil kung bakit nasasabi na itong mga numero o bilang ng mga anghel sa Badar ay declaration lang. Hindi ito yung eksaktong bilang, okay? Kasi doon sa sumunod na ayah, sinabi ni Allah, kung kayo ay magiging matiisin at kung kayo ay magiging matuwid at dumating sa inyo ang kalaban ng biglaan, ang inyong Panginoon ay tutulong sa inyo sa pamagitan ng 5,000 anghel na musawwimin. Musawwimin, halimbawa niyan yung sima, halimbawa sa yung isa pang aya, wasimahum min atharis sujud, makikita ninyo na palatandaan sa kanilang mga mukha ang tanda ng sujud. Pero yung sima humin athari sujud na tinutukoy dito, hindi yung maitim na noo kakasujud, hindi yun, ha? Hindi yun palatandaan ng
pagiging matuwid. Daming ganyan. Nakala nila pagka makita silang taong ganun, mahaba yung balbas, tapos may itim yung noo, may kalyo yung paa, kakaupo sa sala, akala nila matuwid, manyakis pala. Hindi yan, no? Hindi batayan yun, ha? Hindi yun, batayan. Ang sima na tinutukoy dito, yung nga, o sima humin ataris sujud, ang kanilang palatandaan, yung palatandaan ng pagsusujud, yung ano, yung pananampalataya. Hindi physical na anyo. Okay? Kasi may tao, meron nga babading-bading, eh, manyakis pala. Tapos merong mukhang manyakis, yung pa yung babait. Yung pa yung mapagkakatiwalaan. Kaya hindi nyo rin ano eh. Hindi rin talaga pwedeng maghahatol na lang basta-basta yung tao sa itsura ng tao. Kaya maraming babaeng ano, napapahamak eh. Kala nila pag nakapangasawa sila ng gwapo, jackpot na. Hindi rin. Hindi physical na itsura. So yung sima na tinutukoy dito, yung palatandaan ng husay sa labanan. Malaikatum musawwimin, mga anghel na mayroong palatandaan. Kumbaga sa mga sundalo, may ano, yung may award, yung may medal. May Medal of Honor sa Pilipinas, Medal of Valor. Hindi yung buraot lang na sundalo na ano lang. Kumbaga, walang alam, basta sundalo lang. Ito, papadala niya, special forces, kumbaga. So, iba-iba yung ibinigay dito na bilang, hindi dahil sa may contradiction, bagkus ito ay pawang declaration lamang kung ilan ang maaring darating. Hindi yung eksaktong bilang, alhamdulillah. So, yun nga, ang layunin dito ay para mapatatag ang mga Muslim sa labanan, inshallah. Siniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi yawmi Badr, hada Jibril akhidu bi ra'si farasihi alayhi adatu harbin. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun mismo sa Badr, kasi nandun mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Badr, naririto na si Jibril at hawak-hawak niya yung ulo ng kanyang kabayo. So yung mga anghel, meron din silang kabayo. Pero syempre, hindi natin alam ang itsura ng kabayo nila. Hindi ito katulad nung ini-imagine ng mga tao. So hawak-hawak niya yung kabayo niya, yung ulo ng kabayo, at maaring syempre, yung kabayo niya, algib din, hindi natin pwedeng i-imaginin kung ano itsura ng kabayo niya. May pakpak ba yung kabayo niya? May sungay ba yung kabayo niya? Unicorn? Hindi natin iisipin. Basta naroon si Jibril alayhis salam at siya ay sinasabi dito alayhi adatu harbin. Yung adat, adawat, yung mga gamit pang digma, dala-dala niya. Yung kanyang armor, yung kanyang sandata, dala-dala niya. Eh yung nga lang marinig nila na si Jibril alayhis salam nandun, sapat na yun. Diba? Gano'n ba kalaki si Jibril alayhis salam? Diba yun nga yung nakita niya si Jibril alayhis salam sa unang pagkakataon sa tunay nitong anyo. Di ba kahit saan siya tumingin, nandun si Jibril alayhis salam. Tumingin siya doon, nandun. Tingin siya sa likod niya, nandun. Ibig sabihin, maaring si Jibril alayhis salam, kasing laki ng mundo o mas malaki pa sa mundo, ganun siya kalaki. Eh, kung siya lang, sapat na. Apakan niya sina Abu Jahal, patay lahat yun at yung kanilang mga kabayo. Eh, paano pa kaya kung 1,000, 3,000, 5,000? So yun nga, yun ay para patatagin ang mga Muslim, alhamdulillah, sa labanan. Gayun din, may isa pang binigit dito. Okay. Waqad bayyanallahu al-hikmatu wal-gaya min hadal imdad. So sinabi ni Sheikh Rahimahullah, si Allah binabanggit niya ang dahilan kung bakit nagpadala siya ng mga anghel sa mga Muslim sa labanan sa Badr. Kung bakit, kumbaga, nireinforce niya. Yun yung translation pala ng imdad. Nireinforce niya. So, reinforcement yung mga anghel. Ang pangunahing labanan, syempre, paglalabanan ng mga tao. Okay? Ang pangunahing labanan, paglalabanan ng mga tao. Kaya imdad yung tawag dito. Hindi magkakaroon ng primary
napakikibaka ang mga anghel, sila ay magiging reinforcement lamang sa mga Muslim. Wa huwa tathbitul mu'minin. At ito ay ang pagpapatatag sa mga Muslim, sa mga mananampalataya, wal muharabatu ma'ahum. At syempre, oo, reinforcement sila, pero na pagtibay sa ilang mga batayan na, yun nga, kasama talaga sila sa labanan. Pero ang pangunahing labanan ay nandun sa kamay ng mga Muslim. Wakitalo la'da. At sa paglaban sa mga kalaban. Wakatluhum bidarbi anakihim wa aydiyahum. Na binanggit din dito na ang mga anghel ay tutulong din sa pagpatay sa mga kalaban sa pamagitan ng pagtaga sa kanilang mga leeg at kanilang mga kamay. So doon sa Sura Ali Imran, ay hindi, sa ano pala ito? Suratul Anfal pa rin. Chapter 8, verse 10. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. Hindi dinulot ni Allah na babalitaan ninyong pagdating ng mga anghel liban na lang bilang magandang balita at upang maging panatag ang inyong mga puso. وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ. At ang tagumpay ay hindi magdarating, ang tagumpay sa labanan ay hindi darating liban na lang na ito ay mula kay Allah. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Tunay na si Allah ay makapangyarihan at maalam. At sa sumunod na ayah, sa verse 12, إِذْ يُوحَى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Alalahanin ang sinabi ng inyong Panginoon sa mga anghel, tunay na ako ay kasama ninyo, sabi niya sa mga anghel. Kaya patatagin ninyo ang mga mananampalataya. Sa ulki fi kulubil ladina kafaru ar-ru'ub, ilalagay ko sa puso ng mga hindi mananampalataya ang takot, fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. So dito ang kausap ni Allah yung mga anghel. At inutusan niya yung mga anghel, sabi niya tagain ninyo ang kanilang mga leeg at tagain ninyo ang kanilang mga daliri. Daliri sa paa at daliri sa kamay. Yun yung nababanggit sa tafsir, alhamdulillah. So, dun din sa Ali Imran, may kinilaman uli dito sa labanan sa Badar. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. Hindi ito dinulot ni Allah ang pagdating o pagbabalita sa inyo ng pagdating ng mga anghel, liban na lamang na upang patatagin ang inyong mga puso at mapanatag ang inyong mga puso sa pamagitan nito. وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Walang darating na tagumpay, liban na lang na ito'y mula kay Allah, ang makapangyarihan at maalam. لِيَقْتَعَ تَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَقْبِتَهُمْ فَيَنْكَلِبُوا خَائِبِينَ. Na isa din sa hikma dito ayon sa sinabi ni Allah, upang putulin yung mga mananampalataya. As in, ibig sabihin putulin sila, as in maputol talaga yung katawan nila. At sila ay mapahiya at umatras na bigo sa labanan. At yun nga ang nangyari sa Quraysh. Yun nga ang nangyari sa Quraysh. At panghuli, tungkol muli ito sa labanan sa Badar. Mag-focus lang tayo sa Badar, inshallah. Kasing iba yung sa Khandaq. At nabanggit din siguro dito sa Hunain, sa kanan natin talakayan, inshallah. Sinabi ni Sheikh Rahimahullah, وَقَدْ سَمِعَ أَحَدُ الْمُقَاتِلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَوْتَ دَرْبَتِ مَلَك. Ito na yung sinasabi ko kanina, na may mga nakasaksi na meron ngang mga kufar sa Badar na namatay nang hindi nila, kumbaga, katakataka yung pagkamatay. Bawo yung isa raw sa mga mujahidin doon sa Badar, nakarinig daw siya ng tunog na parang merong tinaga. Daraba biha ahadul kufar wa sawtuhu wa huwa yasjur farasa. So nung narinig daw niya yung tunog na yon, meron din siyang nataga na kufar. Meron din siya nataga na hindi mananampalataya. At narinig daw niya ang boses nung anghel habang inuutusan yung kabayo niya na humayo, na umabante. Hindi niya nakita. Narinig niya lang ay tunog.
So meron siyang narinig na tunog na may tinaga, at siya rin mismo meron din siyang tinaga. At pagkatapos noon ay narinig niya na lang yung tinig na inihimok dito yung kabayo na umabante. So sinisenya sa niya yung kabayo niya na umabante. Hindi ko na alam paano ba yung ano. Kasi di ba yung tao pagka papalakarin yung kabayo, iba-iba rin naman yung sinisenyas nila, di ba? Kalabaw, baka, kayo, nung sinasabi nyo. Di ba yung iba, ano? Mga ganun. Iba. So, meron siya narinig na parang ganun. So, dahil doon, inakala niya, at syempre totoo naman, na meron ngang mga anghel na kasama nila doon sa labanan sa Badar. At ito pa, sa Sahih Muslim, iniulat ni Imam Muslim, mula kay Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, baynama rajulun minal muslimina yawma idin yashtaddu fi athari rajulin minal mushrikina amamahu id sami'a darbata bisut fawqahu wa sawt al-fars yaqul aqdim hizum fanadara ilal mushriki amamahu faqarra mustalkiyan fanadara ilayhi fa idha huwa khad khutima anfa washaqqa wajha kadarbati sut. Tapos iniwalat Ibn Abbas radiyallahu anhuma na doon sa labanan daw sa Badar, mayroong isa sa mga Muslim, hinahabol niya yung kalaban. At nakarinig siya ng tunog ng sot, yung ano, yung latigo. Nakarinig siya ng tunog ng latigo sa ibabaw ng kanyang ulo. So parang yung latigo dumaan sa ibabaw ng kanyang ulo, at mayroong siya narinig na tinig nagsasabi na dumiretso ka. Haizum. Yung Haizum, maaring ito na yung pangalan nung kabayo, nung anghel. At nang tiningnan niya muli yung hinahabol niya na kalaban sa harap niya, nakita niya na ito ay natumba. At nang tiningnan niya yung mukha nito, nakita niya na naputol yung ilong nito at yung mukha nito. Kumbaga nasugatan yung mukha nito. Na para bang tinamaan nga ito ng ng latigo. Parang tinamaan ito ng latigo. At dito, kadarbisot fahdaradalika ajma. At yung mukha niya, nagkulay green. Nagkulay green kasi yun yung ano eh, nangyayari kapag ano, nagkapasa. Nagkapasa yung kanyang mukha, bukod pa doon syempre sa parte ng mukha niya na nasugatan dahil sa pagtama ng latigo. Faja'a al-ansari fahaddatha bidhalika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqala sadaq dhalika min madadis samai athalitha. So dumating daw yung mga ansar at nakita nga nila ito at binalita nila ito kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at sinabi niya at totoo ang iyong sinabi, ang nasaksihan niya ay kagagawan daw ng isa sa mga sundalo mula sa ikatlong langit. So di ba yung langit mayroong mga antas? So yung sundalo na yon in particular, yung anghel na yon in particular ay galing sa pangatlong langit na tumulong doon sa sahaba na yon, alhamdulillah. So ito yung ilan sa mga tagpo sa labanan sa Badar, alhamdulillah. At yung Badar nga ay makasaysayan dahil ito ay nangyari din sa Ramadan, alhamdulillah. So tutuloy natin ito next week inshallah. Matatalakay pa natin yung Ghazwatul Khandaq at yung iba pang mga labanan inshallah. Yung Khandaq na rin natukoy dito, hindi na nabanggit yung Hunain, pero sisingit natin yun inshallah. Kasi may mga dalil, may mga ayah sa Quran na nabanggit yung labanan sa Hunain, alhamdulillah, na dumating din doon ang mga anghel. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.